Welcome back again mga kababayan, mga kamab. At ito nga po ay isa sa mga eksplosibong topic ngayon, ano? Ito po kasing mag-asawang matataas na leader ng komunistang NPA ang napatay ilang buwan na umano ang nakararaan ayon sa mga rebelding komunista mismo at sa mga security officials nitong Webes kahapon, ano? Ang mga leader ng rebelding komunista na sina Benito Tiamson at ang kanyang asawang si Wilma Tiamson ay nagtatago mula pa noong 2017, isang taon matapos silang makalaya sa piyansa, sa bisa ng piyansa upang tumulong sana sa mga pag-uusap sa Norway para wakasan na sana itong isang pakikibaka na kumitil sa libo-libong buhay. Ito po kasing mag-asawang Tiamson, mga kababayan, kung matatandaan po ninyo, ay na-aresto noong panahon po ni Presidente Benigno Simeon Aquino o si Pinoy, ano, noong panahon niya, ay na-aresto kaya matindi ang galit nitong mga NPA at tumulong pa nga sa kampanya ni Rodrigo Duterte. Subalit noong 2016 ay pinayagan silang magpiyansa, no? Pinalaya sila. So mula noon, after that, pagkatapos ay ginawa nitong dating panggulo, Presidente Rodrigo Duterte, ipinagpaliban ang usapang pangkapayapaan at sinabing hindi daw umano interesado sa kapayapaan ang makakaliwang mga grupo at nilagdaan ng isang kautusan na nagdedeklara sa Communist Party of the Philippines, CPP, at sa mga armadong grupo nito, lalo na yung NPA, bilang mga terorista. Ang bagong hukbong bayan ng CPP na pinamumunuan umano ng mga Tiamson ay lumaban ng higit pa sa 50 taon upang ibagsak ang sistema ng gobyerno. At sinasabing lumilikha po ng pinakamalaking pagkakahati-hati ng mga mamamayang mahihirap at mayayaman sa buong Asia. Sinabi ng CPP sa isang pahayag sa website nito na ang Central Committee na nila umano ay nagdedeklara na ang mga Tiamson at walong iba pa ay tinorture at pinatay ng militar noong Agosto pa. No? So nakaraang taon pa pala ito, ano? Sinabi naman ni Captain Jefferson Mariano, tagapagsalita ng 8th Infantry Division ng Philippine Army, na ang 10 rebelde ay napatay sa isang labanan sa karagatan sa gitnang lungsod ng Katbalogan sa lalawigan po ng Samar. So dagat, ano, mga kaibigan, sa dagat daw, sabi po ng tagapagsalita ng AFP. Ayon pa sa kanya, malapit nang hulihin ng mga tropa ng militar ang kanilang bangka nang sila ay gumanti. Tapos for whatever reason, biglang sumabog yung bangka, saad ni Captain Mariano ng sandatahang lakas. Aniya, hindi matukoy ang mga napatay, ngunit inilarawan sila bilang mga high-value target. No? High-value target. Gayunpaman, sinabi ng CPP na ang grupo ay naglalakbay. Oo, naglalakbay lamang daw umano, ha. Oo, nang walang arma sa isang highway sa Samar nang sila ay madakip. Ayon sa impormasyong nakalap ng Komite Sentral ng naturang samahan, ang mga Tiamson ay dumanas ng matinding pambubugbog sa mga kamay ng bumihag sa kanila. Yan po ang kanilang pahayag, ha. So na-torture yung mag-asawa, ha? Sinasabi po nitong Central Committee ng CPP. Sinabi ni Secretary Eduardo Anyo, ang National Security Advisor ng Pilipinas, na matagal nang pinaghihinalaan ng mga opisyal na patay na ang mga Tiamson. Sa wakas umano, napilitan ang mga terorista na aminin kung ano ang pinaghihinalaan ng marami sa atin. Maraming buwan na ang nakalipas, sabi ni Secretary
Eduardo Año sa isang pahayag. Noong 2020, hinatulan ng korte ng Maynila ang mag-asawa ng in absentia o 40 taon na pagkakakulong dahil sa pagdukot sa 4 na sundalo malapit po sa Maynila noong 1988 pa. Grabe mga kaibigan, 1988 pa yun ha. Na kalauna naman ay pinalaya din ang mga sundalo ng hindi nasasaktan. Pinalaya din naman pala nila noong 1988 nila dinukot. Ano? Yun po ang kaso nila. Ang NPA ay isa sa mga pinakanakamamatay na armadong grupo sa Pilipinas. Ngunit tinatantya ng militar na ang lakas nito ay bumaba na sa humigit kumulang 2,000 miyembro na lamang mula sa pinakamataas na bilang na 26,000 noong 1980 o 1980, mga kababayan. Ano? So, sa kabilang banda, mga kababayan, ito po ay pagpapamulat sa ating mga kababayan na sa tagal-tagal, no? Na kinamatayan na lamang din nitong si Joe Masison at kung ito nga ay pagkukumpirma naman na patay na itong mag-asawang Champson, pinakamatataas na leader ito. Grabe yung kanilang paglaban, no? Yung kanilang paninindigan, yung kanilang isip. 50 taon ang inabot, mga kaibigan, mga kababayan. Grabing labanan, no? Oo, talagang hindi napagod hanggang sa huli. Pero yun nga, mga kababayan, sa huli, nananaig pa rin ang gobyerno o ang ating sistema kung saan meron tayong iisang sandatahang lakas. Mahirap kasi mga kababayan kung dadaanin natin sa dahas. Ano? Napakasarap na tayo may diwa ng demokrasya. Kung tayo ay may iaangal sa gobyerno, mapayapa nating dalhin sa kalsada. At di ba, ang sandatahang lakas nandiyan naman yan eh. Oo, basta't mapakita natin yung ating pinupunto at hindi naman yan sila hindi naman yan sila bulag, no? Siyempre, dinadaan natin sa legal na proseso ang lahat. Hindi sa paraan na kung saan dadaanin natin sa puwersa, no? Pero gayon pa man, kanya-kanya tayo ng paniniwala at yung kanila ay sa ganung paraan, palihis, no, sa ating pamamaraan. At ganun din naman sila, lihis yung ating pamamaraan para sa kanila. Pero ito sana ay magbigay aral na ito po, no, inabot ng 50 years. Pero wala pong nangyari. Sayang ang mga buhay. Sayang ang mga talino. Matatalino po ito, mga kaibigan. Mga magagaling itong mga tao. Pero tingnan po ninyo. Diba? Napakasarap po na ganito na lang, bumaba tayo dito. Hindi naman natin pwedeng daanin lahat sa init ng ulo o sa galit, no? Kailangan natin talagang mag-aral, pag-aralan ng pamamaraan, ng sistema, ng batas. Oo, kailangan nating dahan-dahan yan, no? Dahil panahon lang ang nakakapaghilom ng sugat. Hindi po ang bastang lunas na gamot. Kahit ang gamot, hindi yan pag nilagay mo, epekto agad. So, kailangan po siguro maging dahan-dahan. So, nakita natin yung kanilang pamamaraan ay inabot po ng 50 taon. Subalit, wala pa rin pong nangyari. So, sana po ay magbigay aral na para sa ating mga ordinaryong mamamayan na makapamili at matahak kung ano ang tamang landas. Di po ba? So, gayon pa man, nakikiramay pa rin tayo bilang mga kapwa-tao. Tao lang po tayo. Kapwa pa rin natin ito, mga Pilipino. Diba? Lalo na dun sa iba pa, sa 8 pa, na hindi nakilala. So, maraming salamat po. At kayo, ano man ang inyong pananaw, ay irerespeto natin yan. Comment down below. Thank you for liking this video and sharing this across social media. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please do subscribe kung gusto nyo po makapanood pa ng ganitong klaseng mga talakayan at mga paksa na ating mapag-uusapan. Maraming salamat po. Mabuhay tayong lahat, mga Pilipino. Mag-iingat po kayo, mga kababayan. God bless you all. See you again next time. Bye for now. Paalam!